mga boss. Welcome back na naman dito sa page natin. Meron tayong panibagong episode ngayon kasi nga lockdown. Wala tayong mapuntahan. Kaya ngayon, gagawa tayo ng pagkaabalahan natin yung pagre-repaint ng ating brake caliper. So yun nga, habang lockdown, ito yung pinagkaabalahan natin. Pininturahan ko ito. Tsaka ito yung sa ilalim, yung ating engine cover, yung sa baba. So ginawa akong yellow. So ngayon, gagawin natin itong brake caliper natin, gagawin nating yellow. Ayan, habang ano tayo, wala tayong magawa, ito lang muna gagawin natin. So yun, sa ganitong project, kailangan natin ng spray paint. Ay, binili akong ito, Nippon Paint na acrylic na ito yung magiging primer. Tsaka ito yung paint na gagamitin natin. Deep yellow. So kailangan din natin ng jack tools para sa pagtanggal ng gulong at yung mga plastic pang masking. Ayun. So sige, umpisa na natin. So dito, biniprepare lang muna natin yung ating jack. Kasi nga, kailangan natin ng jack para itaas yung level ng ating sasakyan para ma-facilitate natin yung pagtanggal ng gulong. So dito, kinailangan ko ng tatlong jack. So bali dalawang side kasi yung pipinturahan natin. So una, yung sa left side tsaka sa right side. Tapos may pangatlong jack akong ginamit. Parang support lang nga, if ever na may bumigay dun sa isang jack, kahit saan dun sa kanila, meron pa rin parang sasalo para may iwasan nating ma-damage. So eto, niluwagan ko muna yung ating lug nuts. Pag hindi ano kasi, kailangan kasi nating luwagan to kasi pag na-jack na natin at saka dun pa natin luluwagan, ano siya, sasabay ikot yung gulong. So mahirapan kayong tanggalin yung ating gulong. So yun lang, luwagan muna natin both sides. Pagkatapos nating luwagan, pwede na nating i-jack. Ayan, sa kabila ulit. So kung mapapansin nyo, gumagamit ako ng tubo. Actually ano yan, sobra yan sa ginawa kong exhaust pipe. So 3 inches. Kasi kailangan natin yung leverage, kailangan natin ng mas mataas na mas mahaba pala na pang ano sa ating lug nuts kasi nga para mas madali. So yun, sineset up ko na yung ating mga jack. So inuna ko muna dito and then sa kabila. So yun. Yun na mga boss. Naluwagan na natin tong lug nuts natin. So na-jack na natin yung ilalim. So ginawa ko dalawang jack at saka mayroong pangatlong jack sa gitna na parang support lang para in case bumigay itong isa sa dalawa, may isa parang sasalo. So yun na. Next step natin is tatanggalin natin yung gulong. And then pe-prep natin yung caliper. Ayan na. Tanggal na natin yung gulong. So ayun, makikita nyo ito yung brake caliper natin. So ang gagawin natin is lilinisan natin to, brake caliper natin, para at least kumapit yung pintura. Tsaka yung finished product natin is maganda tingnan. So hugasan natin yan ng tubig at saka na may sabon, tapos patutuyuin natin, and then pag natuyo na, lalagyan pa natin ng brake cleaner para at least mas malinis talaga. And then ayun, pwede na tayong mag prep. So ito na mga boss, na prep na natin. So ano na rin, natuyo na rin yung caliper natin, so ready for painting na tayo. So una natin gawin is lagyan lang muna natin ng primer. Ito yung primer na gagamitin natin, Nippon Paint. Ayun. So siguraduhin lang natin nakabalot yung mga ano, yung rotor at saka yung mga pwedeng overspray natin na area. Ayun. Sige, umpisa na natin. Thank you.
tapos na natin ang dalawang coat ng primer. Ito, gray primer yung ginamit natin. So, dalawang coat, gawin natin 3 coats of primer. And then, dun tayo sa main color natin, which is yung deep yellow. So, sa deep yellow, gawin natin siguro mga 5 to 6 coats. And then, lagyan natin ng, after ng 5 to 6 coats, lagyan natin ng 2 coats ng clear coat. Para at least, shiny siya tingnan, maganda tingnan. So, yun. Patuyuin lang natin yung primer. And then, punta tayo dun sa ating main color, which is yung deep yellow. Na tayo at ito yung resulta. So, medyo manipis pa, hindi pa ganun kadilaw. Pero, kulang pa ng mga 3 coats, 3 to 4 coats, naging okay din ito tingnan. Sa video, hindi siya ganun ka-yellow, pero sa personal, deep yellow siya. Ayun. Okay. Tapusin natin, and then gawin natin din sa kabila. Tapos tingnan natin yung finished product. Ito na siya, mga boss. Ito na siya. Yo. So, hindi ako nakatiis. Nilagay ko na yung wheels. So, nga, hindi na ako nakatiis. Medyo basa pa. Nilagay ko na. Pero yung mags natin. Pero okay lang naman yung naging resulta. Natin. Yo. Mas gumanda talaga tingnan. Sa kabila hindi pa natapos, actually tapos na. Ito siya, pinapa tuyo na lang natin, tapos lagay natin itong mags natin. Yan, mga boss, sana din nakatulong sa inyo tong video yung ginawa natin ngayon. Sa may mga plano rin mag DIY ng repaint ng kanilang calipers or kahit anong parte ng sasakyan nila, sana nakatulong sa inyo yung video na to. At yan nga, ngayong lockdown pa, maghanap na lang muna tayo ng paraan paano libangin yung mga buhay natin. So, isa ito sa mga ways kung paano natin gamitin yung oras natin. At the same time, yung sasakyan natin is mapaganda pa natin. Hindi naman tayo gagastos ng malaki. So, ito siya. Ito yung easiest way. Kaya yung nasabi ko ulit,
kasi nga ito hindi na natin tinanggal yung buong assembly ng ating brake caliper. So as is lang sa dyan sa ating router, tinanggal lang natin yung mags at saka pininturahan lang. So ito siya, budget. Thank you mga boss at sa ulitin. Bionic Man, signing out.